Hello po, brothers and sisters. Good morning, good afternoon, or good evening. San man sulo kayo ng mundo na nararating ng vlog na to. Welcome po sa ating God's Healing Mission sa pagbuwal, para sa pagbuwal ng panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Para sa ating mahal na ina, Aba Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparan ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa, walang hanggang siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparan ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa, walang hanggang siya nawa. Sabay-sabay po tayo lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparan ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa, walang hanggan siya nawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Ayan, namnamin mong awiting yan. Merry Christmas po. Belated Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo lahat. Palamot din, mga Christmas tree. Totoo po ang kaarawan ni Jesus. Mahal na mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para lahat ng sumampalataya ay hindi mapapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, si Kristo ang dahilan ng Pasko. Thank you Lord, thank you Jesus. Maligayang bati, Panginoon, sa inyong kaarawan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa pagmamahal ay nalisain mo upang maging katulad ng sayo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Palakpan po natin si Lord. Ayan. Hello! Hi! Kumusta na po kayo lahat? Ang bilis ng panahon, no? Magto 2021 na. Welcome po muli sa ating God's Healing Mission, a mission to heal, to protect, and to save people's life. Lalong-lalo na po, sabi ko nga lagi, no, ang pinakabuod nito, pinakaimportante rito ang God's Healing Mission, our mission. Ang pinakamission natin is maligtas ang lahat ng mga tao hanggat kakayanin. Lahat po sana tayo ay magkasama-sama sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoong Jesus na may kaarawan na nung December 25 na talagang yon ang pinanampalatayanan nating mga Katoliko. Hindi, sabi nga, hindi ka Kristiyano pag hindi ka naniniwala sa Pasko. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defenders, Catholic Bible Preacher din po. At muli, welcome po. Ang pinaka-importante nga naman, yung kaligtasan natin, ha? At kahit nasa tamang relihiyon ka, tandaan nyo po, hindi po yung magiging ganap kung walang pagsisisi, kabanalan, paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, at sa buong pamilya. Amen? Welcome po sa ating topic. Anong topic na ngayon? Topic number? Number 47. Napakaganda. Ayan, ready na po ba kayo? Mamadaliin lang natin dahil napakaganda po ng topic natin. Lahat po, alam nyo po yan, no? Ang dami-daming tao ngayon, dami-daming mga sekta na tumutuligsa, mga anti-katoliko. Ito po ay sasagutin natin ang mga tuligsa, paninira ng mga ibang sekta, mga mahal nating kapatid sa ibang sekta, na sinasabi nila, ito daw ay sa Diablo, sa Pagano, ang pagdiriwang natin ng Pasko. Hello!
Tama po ba yun? E paano kung tinanong ka ng ibang sekta? Paano mo mapapatunayan na ito yung December 25 wala naman yun sa Biblia? Hello? Oo nga, no? Nasa Biblia ba? Wala. Oo, wala daw. So sabi nila, amen. So ngayon, ipapaliwanag natin. Ano ang topic number 47 natin? Sabi ko, please i-like mo to, i-share mo sa lahat ng mga friends and relatives mo, lalong-lalo na po yung hindi naniniwala sa Pasko. Hello. Yung mga hindi naniniwala na December 25. Ayaw maniwala ng mga ibang sekta. I-share mo, i-like mo, at sabihin mo sa kanila na ito nga po ang dahilan kung bakit at paano naging December 25 ang Pasko o ang kaarawan o kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ngayon natin malalaman kasi ano ba yung mga tuligsa nila. So may tatlo lang silang lagi pong sinasabi, no? May tatlo silang may mga ibang sekta diyan na makilala ng mga mangangaral sa mga kilala at sikat na sikat sa Pilipinas, sa TV, lagi na po ang panood araw-araw. Sila po ay nagsasabi ng ganito. Ano ba yung mga tuligsa nila? Ngayon malalaman natin kung ano yung paliwanag sa mga sinasabi nila at ipapaliwanag din natin kung bakit dapat ipagdiwang ang December 25 na kaarawan ni Jesus. Amen? So ito po, one reason. Dito na po tayo, please. Sabi ko, iano muna yung mga pen and papers nyo. I-ready nyo na lahat. Isulat nyo na lahat ng mga information dito para pag may nagtanong sa inyo, kayo ngayon ay isang Katolikong may alam na. Amen. Ah, welcome po muli ha, dito sa ating hindi lang po ito healing vlog. Ito po ay mga karunungan ng Diyos na wisdom na sabi ko nga lagi, hindi natin laging natututunan o naririnig sa lahat ng mga mangangaral. So kakaiba po ito, maraming tayong matututunan. And of course, later on, yung healing prayer ang pinakamahalaga at saka yung pagsisisi para sa ating kaligtasan. Amen? So dumako na tayo ngayon sa topic na 47. Ano ba to? Bakit at paano ba naging December 25 talaga pag tinanong ka? Anong sasabihin mo? Una, ito po yung mga tuligsa nila. Ano ba yung mga tuligsa nila? Sasagutin po natin ang mga mahal nating kapatid sa ibang pananampalataya o ibang sekta. Ang sabi nila, ayan na. Tingnan po natin yung snow, ha? Yung sinasabi nila. Ang sinasabi nilang one of the main reason. Hindi pwedeng ipanganak daw si Jesus, sabi ng maraming major mga religion sa buong mundo. Sa buong mundo po ito, ha. Kahit po sa ibang bansa, yun po ang tuligsa ng ibang sekta. Ang sinasabi nila, hindi pwedeng ipanganak sa December 25 dahil ang pagkakaalam nila, December 25 po ay nag-i-snow. At according to the Bible, kaya po hindi pwede, yung pong mga nagpapastol ng tupa, hindi pwedeng lumabas. Hindi pwede lumabas yung mga nagpapastol na sinabihan ng anghel na mayroon ng ipinanganak na Mesiyas. So nandun sila. Paano nagkaroon ng isang baby Jesus sa isang napakakapal na snow at may binibigay silang mga larawan pa? Pagpapatunay daw na sa Israel o Jerusalem na nag-i-snow. So bawal na bawal daw ituro. Maling-mali daw tayo. Hello, ngayon mapapatunayan natin yung unang rason pa lang. Sasagutin natin sila. Please, sabi ko nga, lahat po ng mga may kakilala kayo na taga-ibang sektang ayaw maniwala na sabi nag-i-snow, alam ko sikat na sikat to yung paninira niya almost 36 years sa Katoliko. Ang December 25 daw, hindi totoo. Bawal. Kasi nag-i-snow, hindi totoo. Ngayon, patutunayan natin sa vlog na to. Mga kapatid, brothers and sisters, lahat po kayo dyan, please, lahat ng mga kamag-anak nyo na nandyan, imbitahan nyo na rito ngayon sa channel na to, ngayon mismo, oras na to, ipapakita ko sa inyo. Dapat kasi ang tanungin ng mga ibang sektang to, ano ba talaga ang nangyayari sa Israel sa panahong ito? Tamang-tama siya. Amen? Bakit? Kasi kailangan yung taga doon. OFW na nasa Israel ngayon, sila ang magsasabi, tiyempo, ngayong panahon na to, tamang-tama, kanina lang po namin napanood ang record
na magpapatunay na hindi nag-i-snow sa Israel. Hello? Tandaan po natin, hindi nag-i-snow sa Israel. January, February pa lang, pero December hindi nag-i-snow. Ito po ang magpapatunay. OFW na nagbigay sa isang pare na binidyohan niya mismo sa isang vlog na isang pare ngayong mismo December. Kahapon lang to, so December 26 ang shot na to. Pakikita ko po sa inyo, ha. Please, imbitahan nyo na yung mga ano nyo magpapatunay na hindi po, ha? Hindi po nag-i-snow ng December, the whole December. Nag-i-snow lang po, kailan? January, February lang sa Israel. Patunay, eto na po ang pagpapatunay natin, mga kapatid. Ilalapit ko po sa inyo yung video. Magpapatunay po. Ayan. Ate Bray, pakita yung picture mo, ha? Nang sabi nila, December 25, makapal daw ang snow. Okay. So? Ang kasasabihin ni Ildesio Soriano, tama, nag-climate change na ngayon. Nakausap ko, Father. Oh, bro. Ito. Nakausap ko nga. Yung taxi. Driver. Anong sinabi? Eh, wala pa nga. Nag-snow daw dito December pero manifest hindi December 25. Ano? Yung makapal, yung 2013, mga January, February, mga apat na araw. Oh. Walang ano, labas. Booking si Soriano. Booking. So, ito. So, sa? Eh, sa harap yan, bro? Ito. Sa harap to, itong get ya. Father, ito yung ano, Botanical Garden for the Native Plant, Israel. Oh. Gate 1 po ito. The Hebrew University of Jerusalem. Pakita natin yung makapal, sabi niya. Ayan, oh. The Hebrew University of Jerusalem. Oh. Sabi, yun, may tatapaan dating daan, no? Pinalilito nila, imposible daw December. Kasi sa December, so, makapal ang ice, ang snow. Pero ngayon, ito po. Online tayo. Online, ha? Live. Hindi ito picture. Hindi yan picture. Salamat, Brother Romel. Oh, hindi rin niya recorded video. Salamat din po. At gawa nito ni Brother John Dun ng special na documentary. Ayan po mga kapatid. Ayan, nakita nyo na. Magpapatunay na talagang ang mga ibang sekta para lang po masira at ituligsain ang simbahang Katoliko na tinatag ni Kristo, gagawa po sila ng paraan kung paano nila sirain ang Catholic teachings. Amen! Palakpakan natin si Lord. Nakita nyo po, ha? I-share nyo po yan sa lahat ng mga sinasabi ng brother na yan na isang ibang sekta na talagang number one na nanululigsa sa Catholic teachings natin, lalo na sa Pasko, dahil lagi niya pong sinasabi, nag-i-snow daw for 36 years, yan po ang pinangangaral. Hello? Kaya ang dami niyang naakay. Ang magpapatunay lang, lagi ko po kasi sinasabi, itong mga ibang sektang to, itong mga Katolikong walang alam, pag Katoliko ka po, huwag kang magtanong sa kalaban ng Katoliko. Hello? Amen ba? Magtanong ka sa kapwa Katolikong may authority. Kaya tingnan nyo, ligaw na ligaw po sila. Sino nagsabi na ang Jerusalem, ang Israel ay nag-i-snow? Sila. Magpapatunay alin yung taga doon, 2020 po, December, ayan, mali po, maling-mali ang turo nila, ito po ay kasinungalingan at tandaan po natin, no? Ayan na sinalagi natin sinasabi, magsuri po kayo sa Catholic teachings, hindi doon sa kalaban ng Katoliko. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Ayan, nagpatunay na ng video, ha, hindi totoo yung sinasabi nila. Hindi nag-i-snow noong December sa Jerusalem. Pangalawa pong rason. Ano pa yung pangalawang rason natin? Ano sabi nila? Ito daw po ay pagano. Hello? Ano ba yung pagano? Ang mga pagans po, sila po yung mga non-religious na group na hindi naniniwala sa isang Diyos.
Sila'y maraming Diyos-Diyosan. Ha? Sino bang iisang Diyos? Tayo. Kaya nga, we believe in one God, the Father Almighty. Ano yung ibig sabihin nun? Yun ang Apostle Creed natin. Ang mga pagano, ang sabi nilang lahat po yan, ang mga, mga anti-Catholic. Sabi po nila sa pagano yan, December 25, yan daw po ay piyesta ng araw. Hello? Ang sinasabi nila yon, 275 years pa na nag-celebrate ng December 25. Nagkataon naman ang pagkapanganak ni Kristo, December 25, at sinasabi nila ngayon, para makaakay ng Katoliko, masira lang ang church na tinayo ni Jesus po. Ang sasabihin nila, ah, sa pagano yan, sa Diablo yan. So, i-compare nila, ipapareho. Hello? Kaya nga, Christmas, pag-pagans, ibang word ng pagano, ibang word ng Christmas. Amen ba? Nagkataong pareho, ang Katoliko daw ang nag-ano, gumaya. Tingnan natin, year 275 pa po, yung sinabi nilang mga pagano sa Roma, sa mga Roman Emperor, na mga sinasamba nila yung mga Diyos na araw, 275 years ago pala po yun, pagkatapos ng umakyat ni Kristo sa langit. Paano mapapatunayan na hindi tayo gumaya doon? Kasi po, yung mga early church father na nagsabi na before pa lang noon, sila ay nagtuturo na ng December 25 na ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Sino yon? Unang-una, sino? Si Bishop Chopilus. Ito po, i-search nyo sa internet. Hindi po ibang tao ang nagsabi. Sila ang mga successor ng mga apostol. Malapit sa panahon ni Jesus. Sila nagsabi, year 115 pa lang to 181. Sabi ni Bishop Chopilus ng Caesarea, sabi rito, we ought to celebrate the birthday of our Lord on that day. Sabi niya rito, ano sabi niya? On the day of the 25th of December, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Sino ba yon? Sila'y malapit. So nauna tayo nag-celebrate ng December 25, yung mga apostolic fathers. Sino yung mga yon? O yung mga kahalili, successors. Siyempre, namatay na apostol, may kapalit. Of course, sila yon. Medyo mag-backward ka pa para malaman mo kapatid kung sino man ang ibang sektang nakikinig ngayon, mag-backward ka pa. Magugulat ka, mas nauna nag-declare ang mga bishop at pope December 25 kaysa dun sa mga sinasabi mong pagano na December 25. Amen! Palakpakan natin sila. Malinaw po ba yon? Meron naman nagsasabi, ano sabi doon sa ano, sabi ng isang mga ngaral na naman dyan ang sikat. Sabi niya, ang Pasko daw sa simbahan, ang nakalagay daw na Pasko, yung Pasko, Passover, kaya nagsiselebrate sila, March. Hello! Hindi ba dapat pag-celebrate si ano, yung mga Kristiyano, ang si Kristo? Yung parimbahan hanggang ngayon? Ano sabi ni San Pablo mismo? Yung Passover ba ni Moises? Yung mga Hudyo ba ni sineselebrate Passover na maghahandog ka ng kordero? Hahandog ka ng kambing o ng tupa? Tingnan natin. Ano ang sabi ni San Pablo na po? New Testament na tayo kay Kristo. Umakyat na. Ano na daw ang gagawin? Ano na ipagdiwang? Yung Old Testament Moises? Yung po pinagdidiwang po ng ibang sekta? Ano pa sabi ni mismo si San Pablo? 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Ako magpapatunay po ako sa inyo na mismo ang si San Pablo, itong mga bagong apostol after na si Jesus ay umakyat sa langit, siya mismo ang nagsabi sa 1 Corinthians, ano sabi niya rito? Siya mismo ang nagsabi, ipagdiwang daw ang alin? Pasko pa ba nung Old Testament pa ba? Yung parimba o si Jesus na, tingnan natin. Ang sabi rito ni San Pablo, ang sabi niya, alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo maging malinis sa gayon. Matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura at ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, hindi na po yung mga kambing at tupa. Amen! Pakinggan niyo to ha, hindi na yung kambing at tupa daw. Naihandog na daw. Sino daw? Si Kristo. Kaya ipagdiwang natin
ang Paskwa, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipagdiwang mo na yung kamatayan, yung paghahandog. Noon po kasi naghahandog sila para sa kasalanan ng mga ano, ng mga tao. Tupa. Si Jesus, inihandog ni sarili niya. Kaya siya na ngayon ang ipagdiwa mong Paskwa, kapatid. Palakpakan natin si Lord. Biblical po ba? Yan ang sinasabi kasi natin. Sabi talaga ng mga ngaral ng sikat sa atin. Paskwa daw ng Biblia, yung Passover pa. I-celebrate daw. Si San Pablo po nagsabi. Ang kordero, no, yung nagpapaskwa sila noon, kambing, tupa. Si Jesus, siya na. Hindi mo na kailangan mag-ano ng tupa. Siya na nga eh. At sa buong hanggang mamatay, hanggang bumalik na siya eh. Siya na yung nagtubos. Kung manampalataya ka, maliligtas ka. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen ba? Ayan, ready na ba kayo? Ayan, yan po yung mga paliwanag natin po ha, sa lahat ng mga ibang sekta po. Huwag po kayong magagalit. The truth hurts. Tama po yun, but the truth will set you free. Amen! So, kailangan lang po magsuri pa na magsuri, ha? Hindi lang sa ibang sekta. So, kailangan mag-aral pa. Una, anong sabi nila? Ayan, ha? Recorded po yan. Israel, hindi nag-i-snow. Ngayon, i-check nyo December pa. I-check nyo sa mga tao. Hindi nag-i-snow. Mali po yung paratang ng ibang sekta. Pangalawa, pagano, hindi po nauna ang mga church father nagdiwang ng December 25. Bago mga pagano. Pangatlo, Pasko ba? Hindi ba dapat ipagdiwang? Yung dati pa rin daw, dahil yun na nasa Biblia. Ano sabi ni San Pablo? Ipagdiwang mo yung inalay ang kanyang buhay bilang kordero. Hindi na yung kordero na lamb ng tupa, panahon ni Moises. Si Kristo na ang ipagdiwang natin. Amen! Palakpakan natin si Lord. Malinaw po, biblical. And lastly, ano po, ito na po yung pinaka main. Bakit at paano naman, Brad? Itatanong nila ngayon. Ayan. Mayroon po tayong apat na dahilan na pwedeng sabihin. Ngayon, titingnan natin kung hanggang saan tayo aabot. Pero uunahin ko po yung pinakamahalaga at importanteng dahilan. Bakit dapat natin ipagdiwang ang Pasko? Paano at bakit? Yan ang tanong ng marami. Amen! Pag tinanong kayo, alam nyo, hindi po ba? So napakahirap i-explain. Ngayon malalaman mo. Una, saan mo ngayon maano? Saan mo ano ang rason mong apat na reason 'yan? Although isa-isahin ko hanggang saan tayo aabot. Una po, rason. Authority from the Bible. Number one, inista nyo ha. Bakit? Authority from the Bible. Second reason. Yung date ng computation, makinig po kayo lahat, ha? Lahat po ng mga ibang sekta, iniimbita ko kayong makinig ngayon. Bilang isang lay minister din at bilang isang Catholic Church defender, ako po ay mayroon din karapatan dahil ako'y nagsuri. Bilang Katoliko, dapat tayo magsuri at ipagtanggol ang pananampalaya tayong Katoliko. Meron ba akong basis? Yes. May basis ako, may biblical at historical. Eto, anong una? Authority from the Bible. Pangalawa, date and computation, yung chronological order from Old Testament to New Testament. Pangatlong rason, early church fathers, sila po yung mga magsasabi. History books na. Ito po ay outside the Bible, after the apostle. Sila po ang magsasabi. Hindi yung mga ipinanganak ngayon na 19th century lang. Hello! Amen ba? Hindi yung sumulpot lang, kapapanganak 19th century, nakabasa ng Biblia, sasabihin mali na ang Katoliko. Hello? History po ang makakapagsabi. Sila yung early Christian fathers, kapalit ng mga apostol. Magsasabi din. Amen? Pang-apat, nandun yung scientific at advanced technology. Ano yon? Yung i-convert na yung mga kalendaryo po noon ng Hebreo at mga Jewish calendar to Gregorian calendar sa panahon natin ngayon. Kino-convert yan. Yun ang reason kung bakit naging December 25. Hello! Ayan, ulitin ko, apat ha. Una, authority from the Bible. Pangalawa, ang pangalawa natin, yung mga tinatawag natin date computation from the Bible, chronological order. Pangatlo, history
ng mga early church Christian, kapalit ng mga apostol, pang-apat, scientific or advanced technology. Umpisa natin sa number one, patunay ngayon naman, authority tayo. Pinaka-importante, baka kung saan, baka hindi ako umabot sa computation. So ito po, itanong po ngayon, napakahalaga. Ito po, kahit ito lang rason na to, sabihin nyo sa mga ibang sekta o mga mahal nating ibang sekta o mga kaibigan nyo. Ito po ang pwede nyo idahilan agad-agad. Pwede na ito, kahit ito lang, wag na yung computation. Una, authority. Pwede bang mag-declare ang isang pope o pare? May authority ba sa Biblia? Biblical tayo ngayon, kapatid ha. Sino ba yung nasa Biblia? Binigyan ng authority. Mateo 16, chapter 18, verse 20. Lilinawin natin ha. Authority lang tayo muna. Hanggang sa naabot ang discussion natin. Malinaw po ito. Ano sabi ni Jesus mismo nagsabi sa bibig niya? Ano sabi niya rito? At sinasabi ko naman sa iyo, Pedro, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Jesus will build his church, ha? Church. Ano sabi niya kay Pedro? At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anong susi? Kapangyarihan. Ang ipagbawal, ano, sa ipagbabawal sa langit ay ipahintulot mo sa lupa ay ipagpapahintulot sa langit. Ulitin ko, anong sabi sa susi? Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit ang salita ng Diyos. Apostol, binigyan ng authority, pahintulot. Ano yon? Kapangyarihan. Pwede sila mag-create ng batas? Pwede, binigyan ng kapangyarihan eh. Sino pa? 18 to 18 tayo, Mateo 18, 18. Lahat ng mga apostol po, binigyan uli ng pahintulot. Power. The power to bind here on earth and to heaven. Kung ano yung pahintulot nga nila eh. So kami sasabihin nila, makinig tayo. Hindi kay brother ano, hello. Amen? Apostol! Ito pa, nasabi rito. Sinabi niya sa mga apostol lahat to, ha. Ito po, sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit ang salita ng Diyos. Mateo chapter 18, verse 18. Ayan, islistan niyo po. O, ayan, iisa-isayin natin. May authority from the Bible? Sino? Apostol. O baka sabihin naman nila, apostol yan eh. Anong connection ng Pope? Amen? Anong connection ng mga pare? Ito na yun, malalaman na natin. Sino yung mga apostol? Apostol Pedro at sikat na naging apostol? Apostol Pablo. Amen? Apostol Pablo, siya ba ay ano? Tingnan natin ha. Ang mga apostol ba? Ano ba tawag sa kanila? Dito natin malalaman ngayon. Binigyan ng authority. Ah, sige, kaya sinabi nila December 25, pwede. Pwede? Yes, kasi may authority. Apostol Pablo, ano sabi? Titingnan natin mismo po sa Biblia ng Protestante. King James Version. Or mga ibang tinatawag dito na pwede nating tingnan dito sa sinasabi nilang World English Bible. Mga Bible ng ibang sekta po ito. Sa Roman chapter 15:16, sino ba si San Pablo na madalas natin naririnig sa Biblia, sa mga misa? Si San Pablo ay isang apostol na wala na nga si Kristo noon. Siya yung mga bago, ito na po yung mga, ito na ngayon ang hinirang ni San Pedro. Si San Pablo, apostol. Ano siya? Basa. Ito po sa World English Bible. Ha? Itong Biblia nila at Biblia natin pareho. Biblia ng Protestante, nakalagay. St. Paul said that I should be a servant of Christ Jesus to the Gentiles, serving as a priest. Ano daw si San Pablo? Priest. As a priest, the good news of God, the word of the Lord. Thanks be to God. Palakpakan natin si Lord. Hello! Ano ba ibig sabihin ng priest? Alam nyo? Sa mga hindi nakakaalam, priest. Si Sampa, apostol, tinatawag din pala silang priest, pare, sa Tagalog. Sa Spanish po, sacerdote. Napakalinaw. Yung palang binigyan ng mga apostol na yon. Ng mga apostol ang tawag noon.
tinatawag din pala silang priest. Sino yung mga priest, bishop, and pope? Sila po ngayon ang nagsasabi. Mga pari ang nagsasabi ngayon kung ano yung gagawin natin. Amen. Bakit? Binigyan ng kapangyarihan eh. Kung ano yung pahintulot nyo sa lupa eh. Yung pahintulot sa langit eh. Amen. Eto pa. Napakaganda. Ito bang mga paring to? May sinabi ba ang Diyos Ama? New Testament po yun ha. Old Testament tayo. May sinabi ba ang Diyos? Napakaganda nito. Sikat na Bible po ngayon sa mga Protestante, King James Version. May nakalagay mismo, ito bang mga priest na to? Bakit ba sila ba'y nasa Biblia? Sabi ko nga, unang rason, authority from the Bible. Tingnan nyo yung mga Biblia nila. King James Version ang ginagamit, pareho ng Bibliang Katoliko. Basa, King James Version. Tingnan natin sa Malakay chapter 2, verse 7. Basahin natin ha, Biblia natin at Biblia nila, parehong pareho. Ewan ko, bakit hindi nila sinusunod. Sabi rito, God said, priests are the messenger of God, the word of the Lord. Thanks be to God. Palakpakan natin si Lord. Ang Diyos Ama po nagsabi, priest, i-check nyo sa internet nyo. Malakay chapter 2, verse 7. Messenger po sila, mga priest, mga brothers and sisters. So, Old Testament pa lang, binigyan na ng authority ng Diyos Ama. New Testament, binigyan mga apostol na tinatawag na priest ni Jesus naman. Amen! Meron pa ba sa Old Testament? Haggai chapter 2, verse 11. Ha? Ibigay niyo po, i-share niyo to sa lahat ng mga ibang sekta. Sabi ko nga, kailangan nasa Biblia daw. Ayan, nasa Biblia tayo? Yes. Haggai chapter 2, verse 11. Muli, Protestant Bible pa to, ha? Ginagamit ko po. At kagaya ng Bible natin sa Catholic. Sabi rito, Haggai chapter 2, verse 11. Thus saith the Lord of hosts. Ask now the priests concerning the law. The word of the Lord. Thanks be to God. Palakpakan po natin si Lord. Sino daw ang kailangan tanungin? Priest, pare, sacerdote sa Spanish. Hello. Kaya lang daming nababasa sa mga Tagalog, ano po natin, sacerdote. Yun ang term na yun. This word namana natin sa mga Spaniard, sa mga Spanish. Kaya yung word is sacerdote laging nandun. Hindi po alam ng mga mangangaral yun. Priest yun sa English. Pare sa Tagalog. Amen! Palakpakan natin si Lord. May authority sa Diyos Ama. Sino? Priest. Sa New Testament, may authority. Sino? Priest. Ito pa yung pinakamabigat dito. Tutulan nyo to, mga brothers and sisters, mga ibang sekta po. Naku, sabi ko nga sa inyo, please i-share mo to sa ibang sekta, nakakatakot. Nasa Bible tayo ngayon, ha? Wala pa sa history. Book of Revelation, si San Juan nagsabi, mangyayari pa lang. 2,000 years ago, ito po ang Book of Revelation, siya po ang nagsabing mangyayari. Sino daw ang maghahari sa buong mundo? 2,000 years ago yan, ha? Mismong Biblia nila ang gagamitin natin. Siyempre, yun din po ang nakalagay sa Bibliang Katoliko. Biblia nila, Revelation chapter 5 verse 10. Ano sabi ni San Juan? Sino daw maghahari sa buong mundo hanggang panahon na to? Basa, Revelation chapter 5 verse 10. Sila po, ito po ang sinabi ni San Juan ang mangyayari sa buong mundo. 2,000 years ago pa to, ha? Ano sabi? Prophecy of St. John. Sabi rito, future from 2,000 years ago po ito ha, and has made us unto our God, kings and priests, and we shall reign on earth. The word of the Lord. Thanks be to God. Palakpakan natin si Lord. Sino daw ang maghahari? Mga priests. So from Old Testament, priests. New Testament, priests ang nasa Bibliang may authority. At pagkatapos sa Book of Revelation, hanggang ngayon panahon natin, prophecy, priest. Walang prophecy nakalagay na pastor, ministro, brother. Walang ganun po. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Ayan, sabi ko nga, mahal namin kayo, mga ibang sekta, ha? Brothers and sisters. But that we need to tell the truth because the truth will set you free. Amen! It hurts talaga, but it saves your life. Ito pa yung pinakamas mabigat ngayon. Si Jesus naman. Siya mismo maghuhukom, tama? Siya may birthday ng December 25. Ito yung nakakatakot.
ang darating sino siya. Maliban sa Mesiyas at tagapagligtas, anong tawag sa kanya? Tagapagligtas na siya, maghuhukom, at siya yung Mesiyas, siya yung anak ng Diyos, may tawag ba sa kanyang priest? Basa, Hebrew chapter 4, verse 14 to 16. Patutunayan natin, even Jesus, siya po maghuhukom. Tignan natin, ha? King James Version uli, mga Bible ng Protestant ito, na siyempre, pareho ng Bible natin, yung mga ibang chapter at verse. Sa mismong Biblia mo mismo, brothers, kung ibang sekta ka man, basahin mo to sa English version. May sinasabi sa Hebrew chapter 4, verse 14 to 16. I-check nyo po. Ano sabi rito? Therefore, si St. Paul nagsabi, San Pablo. Ano sabi ni San Pablo? Therefore, since we have a great high priest who was ascended into heaven, sino daw yon? Jesus, the Son of God. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Son of God yung priest, ha? He yung si Jesus, Son of God. Hindi yung sinasabi dyan sa TV natin, san dyan, may Son of God daw. Hello? Sino ang tunay na Son of God? Jesus. Pag may tao nagsabing, laging sinasabing, I'm the Son of God, matakot na kayo. Hello? Bakit may nakalagay sa Bibliyang Son of God? Yes, tayo ay adopted Son of God pag tayo nanampalataya. Nagpabinyag ka. Magiging anak ka na ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, itaas mo na ng itaas ang sarili mo. Bawal po yun. Adopted Son of God ka lang. You're not the real begotten Son of God. Kaya pag may naririnig kayong ganyan na pastor, I'm the Son of God, paulit-ulit, ako may-ari ng kaluluwa nyo. Sabi niya, delikado yan. So yan ang sinasabi ko. Mag-aral po, Catholic teachings, nakalagay, priest, pati si Jesus ay priest, hahatol sa atin. Paano yan kung walang priest sa inyong relihiyon? Amen! Palakpakan natin si Lord. Ayan. Malinaw po ba yun? Ayan, napakalinaw po ng pinag-usapan natin, mga kapatid, brothers and sisters. Ang mga apostol na tinatawag na pare, ang mga priest natin na sacerdote na sa Tagalog ay pare, English priest, sila po ang magsasabi sa atin. Kaya si even God on the Old Testament gave them the authority. Ask the priest about the law. Priests are the messengers of God. And New Testament, sabi ni San Pablo, siya din ay tinatawag na priest. At sila ang binigyan ng authority. So pag sinabi nilang December 25, may authority, wala. Mayroon. Bakit? Kasi nga, binigyan sila ng susi kung ano ang ipahihintulot nyo sa lupa, ipahintulot sa land. Kasi nga, nung nag-create na ng mga bagong batas tungkol sa Passover, tungkol sa Pasko, wala na sa Biblia yon, brothers and sisters. Sino na mag-ano nun? Yung kapalit na ng mga apostol. Amen? Naintindihan nyo po ba yung explanation natin? Malinaw? Nasa Biblia. Sino ang binibigyan ng authority na pwede magbigay ng December 25, mga piyesta, Pasko? Priest, apostol, or priest. Pwede sila? Yes, they give them authority kasi mag-iiba na yung mundo, yung takbo ng mundo. Sinong paniniwalaan natin? Sabi ng Diyos Ama, priest. Sabi ni Jesus, priest. Apostol or priest. At ang magre-reign daw, sabi ni San Juan ngayong panahon na to, priest. So kapag mayroon po nagsabi sa inyo na hindi December 25, eh hindi naman siya priest. Hello? Nagsabi siya na hindi daw December 25, ay matakot na po kayo. Wala sa Biblia ang pangalan niya. Amen? Palapakan natin si Lord. Nasa Biblia wala. Ano, aabot pa tayo sa date? So titingnan natin, gusto niyo pa ba ng date? Bakit naging December 25? Natural, mayroon pong computation yan. Medyo dadalhin natin, no? So may computation yan. Tandaan po natin, ang mga early church fathers na yan, apostol, kapalit, history book, sila magsasabi, bakit naging December 25? May dahilan yan, brothers and sisters. Huwag kayong maniwala dito sa mga bagong sulpot na sekta at anti-Catholic, sisirain ang Katoliko, maniniwala naman po kayo agad. Biblical po yung sinabi ko, sila lang ang pwede, ask the priest about the law. Hello? Sila lang po. So pag sinabi nilang ganun, may basihan, yes. Una, bibigyan natin ng konting panahon lang to.
Ang noong parman po, konting computation, medyo kahit magtagal tayong konti, alam ko, interesado kayong computation naman, chronological order no, of the Bible. Tapos na tayo sa authority ha, kahit yun lang ang sabihin nyo, tapos ang usapan. Priest ang nagsabi, mga Pope, Early Church Fathers, sila ang paniwalaan. Sabi ng Diyos Ama, sabi ng Jesus Christ, I'll give you the authority. It will whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. Amen. Pahintulot, magkalag, at magtali. Ano pa ba? Chronological order. Saan mo makikita yung talagang date niya? Sa panahon po ni Juan Bautista, kung sino ka man nakikinig ngayon, brothers, kahit anong sekta ka, ito yun. Computation tayo. Noong unang panahon, sa Leviticus chapter 16 verse 29, noong panahon po yun, isasummarize ko na lang, may tinatawag silang panahon every year, pupunta yung high priest, maghahandog, ang tawag doon, a day of atonement, pagbabayad sala. Panahon ng Old Testament, may ganun na po yun. May connection sa New Testament? Opo, yun nga po yung fulfillment eh. Sinong gumamit nun? Si Zacharias po. Sinong si Zacharias? Tatay ni San Juan. Siya, during that time po, makikita mo yung schedule po, yung date nila. Ang date nila, ikaw, 10 ng ikapitong buwan, Leviticus chapter 16. Tingnan po natin dito ha, para mayroon kayong verse na pwedeng sabihin sa mga tao. Ayan, una authority, now computation. 16, sabi rito, verse 29, ano sabi rito? Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing ikasampung araw ng ikasampitong buwan. Narinig yun? Ito po ay pagbabayad sala. Ito yung gagawin nila. Old Testament. Meron pang ibang verse, meron pa po. Pumunta po tayo ngayon dito sa New Testament na. Fast forward. Sa Lucas chapter 1 verse 8, si Zacharias po, tatay ni San Juan, sinabihan. During that time na ganun din po, ikapitong buwan, na ikasampung araw. Ano yon sa Hebrew calendar or Julian calendar? Tishri 10. Hello? Tishri 10. Pag sinabi mong Tishri 10, i-convert mo ngayon, yun po ay September. September 22. So, tatlong araw umuwi siya, naging September 25. Or sabi niya, around 24-25. Tingnan natin ang connection kay Mama Mary. Hello? Para madali. During that time, i-convert mo sa Gregorian calendar, Tishri 10. Ang date, September ngayon. 22, tapos umuwi daw siya, 2 to 3 days, 24, 25. September, nung naman in-announce ni San Gabriel kay Jesus, pakinggan nyo mabuti ito ha. 6 na buwan po, buntis na si Elizabeth. 6 months po ang tanda ni San Juan kay Jesus Christ. Amen, alam nyo po ba yon? 6 months ang tanda niya. Makikita mo rito ang tawag doon, chronological order, date computation. So September 22 or September 24, kailan ipapanganak? June 24. Kaya pala, itong 9 months na to ni San Juan, kaya pala pinagdidiwang natin ang kaarawan niya, September 24 to June 24, ang kapanganakan ni San Juan. Amen! Palakpakan natin si Lord. Nasa Biblia wala. Nasa Biblia computation. Jesus! Ayan na, papunta na tayo sa December 25. Nung annunciation na yon nakalagay dito, di ko nababasahin na sabi sa Lucas, ano sabi dito sa chapter 1 verse 8, 6 na buwan na pumbuntis si Elizabeth, sinabi ni San Gabriel kay Mama Mary, magkakaroon ka ng anak, si Jesus nga po. 6 na buwan, so ahead na ng 6 months. Kailan? So 6 months, September to March. 6 months, amen? So March yon. Yung March na yon nung sinabi ni San Gabriel, kaya mayroon tayong Feast of Annunciation. Pagsabi ni Angel Gabriel kay Mama Mary, sa Nisan 14, Jewish calendar,
Nisan 14, pag kinonvert mo daw po yun, magiging March. Amen! Nag-gets nyo po ngayon. Pag naging March 20, tingnan mo, March 24 ngayon yun o March 25? March 25 hanggang December 25. Ilan yun? 9 months. Kaya pala from March 25 hanggang sa December 25, eksakto ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Nag-gets niyo po yung computation nun. September, si San Juan Bautista, September 24, and then 24-25, and then after 6 months, by March, nag-announce si St. Gabriel, si Angel Gabriel, kay Mama Mary, Feast of Annunciation. Di ba meron tayong March 25? Ayan, yung mga hindi nakakaalam ha. In-announce niya, maglilihi si Mama Mary. So, 6 months, ipinanganak ng June 24 si San Juan. 6 months uli, sino naman ipapanganak? Ang Panginoong Jesucristo. San papalo? December 24 daw at midnight. Pag sinabing December 24 midnight, ibig sabihin nun pala, December 25 na. Ayon sa mga church father at biblical scholar. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nag-gets niyo po yung complication? Ayan, sinimplify ko lang po. Tandaan nyo, tandaan natin, kaya lagi natin sinasabi, yung una palang pagkasabi ni Jesus kay sa mga apostol na tinatawag na pare, pag sinabi nila, pwede. Pag sinabi naman nila, mayroon silang basis, mga brothers and sisters. May computation po yung mga yan. Huwag kayong mag-alala, mga brothers and sisters. Wala sa Biblia yan, mayroon. Kailangan lang mag-aral. Kaya sinasabi ng mga ibang sekta, sabi nila, wala daw sa Biblia yan. Nagpapatunay, biblical o hindi. Authority? Yes. Computation? From Julian calendar to Pope Gregory, yung Gregorian calendar na ginagamit ng tao sa buong mundo. At history ng church father, sinabi nila, year 115 parang Bishop Chopilos, mga bishop, mga pope nagsabi December 25 daw ang Pasko. Sino paniniwalaan natin? Tanong. Ang mga Christian early church father noon o yung mga tao ngayon na nanunuligsa, nakapapanganak lang 19th century? Hello. Amen ba? Sino paniniwalaan mo? Yung mga ipinanganak nung malapit doon at yung binigyan ng authority ng Diyos Ama at ang Diyos Anak, authority, alin, mga priest, bishop, pope, or yung tao ngayon na leader ng ibang sekta, nagbasa lang, mali na daw ang Catholic teachings. Mag-isip-isip po tayo, tandaan mo kapatid, kung ikaw ay Katoliko, huwag kang magtatanong sa kalaban ng Katoliko. Ang pinakamaganda at least, nandito ka ngayon, narinig mo na kung paano at bakit naging December 25 ang Pasko, kaarawan ni Kristo, ito ay totoo dahil may authority ang nagsabi at mayroon tayong computation na galing sa Biblia. Sa ngalang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Palakpakan po natin sila. May natutunan? Ayan, kaya nga please like and share and subscribe and click the bell button para mas marami po kayong matututunan at marami po kayong maging updated po kayo ha. So dumako na po tayo sa healing prayer, kagaya na sabi ko napakalaga ng ano natin ngayon. Napakasarap po na makinig sa mga salita ng Diyos. Ngayon nalaman na natin ang mga dahilan na totoong Catholic teachings. Ililigtas niya ang mga nasa simbahan. Ngunit hindi yan magiging ganap kapatid kahit nasa totoo kang simbahan, hindi yan magiging totoo at ganap pag hindi ka nakapagsisi. Makapagbalik loob kapatid. Ngayon ang oras na to. Kailangan mo kumpletuhin ang kaligtasan mo. Pagsisihan mo, kasalanan mo sa dami na nangyayari ngayong panahon na to. Lumindol Pasko. Kapatid, ano po ang message sa atin ngayon ni Jesus sa lahat ng mga nangyayari ngayon? Gumising na tayo, magsisi na, magbalik loob na, tama na yung puro kamunduhan. Dahil malapit na siyang dumating, siya mismo nagsabi noon, pag ito'y dumarating na mga lindol, salot, ito'y malapit ng maganap. Brothers and sisters, ang purpose po ng ating vlog na ito'y maligtas ang lahat ng mga tao. Lalo ng mga nasa ibang sekta na naliligaw sa ibang turo.
Sabi ni Jesus, magkakaroon ng maraming bulaang propeta. Gagamitin ang kanyang pangalan. Magtuturo ng ibang Jesus. So kung ibang sekta ka man, mag-isip-isip ka na kapatid, may pag-asa pa. At sa mga nasa Catholic Church naman, mga kapatid, brothers and sisters, hindi yan kompleto kung hindi ka nagsisisi, nagbabalik loob. Pero nandito po ang aming mga kapatid. Hipuin mo kanilang puso para makapagsisi, makapagbalik loob. Lalalang po namin pagdating mo, hindi kami maliligtas kung hindi kami nakapagbalik loob sa iyo. Nagpakabanal, naglingkod. Lord, patawad kung ano may nagawa namin kasalanan sa buong taon na to, na naging dahilan ng mga pandemic na yan dahil sa kasalanan ng maraming tao. Patawarin mo kami, Lord. Patawad. Ngayon po, lahat ng mga may kasakitan, lumapit na po sa screen. Maniwala po kayo. Si Jesus mismo nagsabi ang nananampalataya, ipatong niya mapagpalang kamay niya, gagaling ang mga tao sa kanyang karamdaman. Pwedeng gamitin ito ng Diyos ngayong oras na to para magpagaling sa lahat ng may karamdaman ngayon. Lord, nandito po ang iyong mga lingkod. Nandito po ang mga regular viewers namin. Ilagay mo kanang kamay mo sa ulo at apalong kamay sa may parte mo ng karamdaman sa iyong katawan. At sa lahat po ng manakikinig, nanonood sa video to sa vlog mo, Lord. Linisin mo kanilang puso ngayong oras na to. Kami lahat po, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo aming puso at kaluluwa para maging karapat dapat kami sa pagpapala mo, Lord. At sa lahat po ng makamag-anak namin, pinagdadasal namin sila lahat. Kapatid, anak, kapatid, ang kamag-anak, kaibigan sa ibang bansa nandito, Lord, i-bless mo sila, ingatan mo sila sa COVID-19. Pagaling sa karamdaman, bigyan ng mahabang buhay at buhay na walang hanggan. At ang taong ito ngayon, Lord, na nasa screen na to, na malugod po, na sumusubaybay sa vlog mo, O Lord, nakikinig sa mabuti mong balita, Ama. Bless mo siya ngayong oras na to sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Magmula ulong ng talampakan, Lord. Paspasan mo siya ng Banal na Espiritu para gumaling sa kanyang karamdaman. Ibigay mo na ang kahilingan niya. Financial blessings, material blessings, physical healing, spiritual healing, Lord God, nandito po sila lahat. Kung ano may hinihiling nila ngayong oras na ito, ibibigay mo sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Patawad, Lord, sa lahat ang pagkakasala. Bilang regalo namin sa iyong kaarawan, O Lord. Salamat po sa mga turo ng mabuting kaligtasan at turo ng tamang simbahan na itinatag ni Kristo. Maraming salamat sa lahat. Thank you, Lord. Salamat po sa mga pare, sa mga priest na binigay mo sa amin, na binigyan mo ng kapangyarihan or authority para makapagpahayag ng mabuting mong balita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw, Holy Spirit. Kung may naramdaman ka na malamig, mainit, yan po ayan. Banal na Espiritu, na pinagaling ka na sa physical at spiritual mong kasakitan. Ngayon, pasalamatan mo ang Panginoon, kapatid. Brothers and sisters, itaas mo ang kamay mo, natutuwa, maniwala ka. Subok ko na po for 8 years in my life. Yung mga nagpupuri, inuuna nila ang Diyos. Ginagawang number one ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Everything will be added unto you. Unahin mo daw siya. Purihin mo siya. Gusto mong pagpalain ka. Itaas mo kamay mo, kapatid. Natutuwa ang Diyos. Ililigtas ka niya sa kapahamakan. Totoo, kapatid. Ililigtas niya tayo sa kapahamakan. Maniwala ka. Sumunod ka lang sa kalooban niya. Let's give thanks to the Lord our God. Salamat, Lord, sa karunungan na binibigay mo sa lahat ng mga tao. Salamat sa mga mabuti mong balita. Salamat sa mga kaparian na ibinigay mo sa amin. Na ibinigay mo sa banal na kasulatan ng mga pari lang po. Priests are your messengers. Binigyan ng kapangyarihan. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's give thanks. Salamat po. Purihin mo siya, kapatid. Natutuwa ang Diyos. Totoo po. Totoong totoo. And now,
We are strong. Malakas ka na kapatid. Salamat Lord. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa kaligtasan. Ligtas kami ngayon 2020 Lord. Hanggang matapos ang 2020, ligtas pa kami. Salamat Lord. Buhay pa kami. May kinakain, may tinitirhan. Salamat Lord. Salamat sa lahat-lahat ng mga pagpapalang binibigay mo. Magaling na tayo, Lord. Magaling na kami. Magaling na yung makasakitan namin. Kung ano man man, physical man yan, material blessings, financial blessings, alam po namin, Lord. Ibibigay mo lahat ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, muli ha. Kung po kayo na-bless, maraming pa tayong matututunan sa susunod na vlog. Kaya sabi ko nga, please like and share mo to. I-share mo to kapatid. Kailangan na maraming tao. Ang dami nang naliligaw ng mga Katoliko na nalilipat sa ibang sekta. Si Jesus po mismo nagsabi kasi maraming maliligaw ang mga bulaang propeta. Sayang po yung pagkakataon na to. Bihira po to na rin. Ito pong mga ganitong naririnig natin. I-share mo to. Kapatid, i-share mo sa kanila para sila ay maliwanagan. At ito pa po ang pinakamaganda rito. Sino pong gusto makarating sa langit muli? Itaas mo yung kamay mo, nakikita ka ni Lord. Ayan. Alam niyo po ba, may bonus verse ako sa inyo. Ano sabi ni Jesus sa paghuhukom ha? Pagdating niya, may sinabi siya. Sino ba ililigtas niya? Tingnan natin. Pahayag po ha, sabi ni San Juan. Future po to, parating na. Sino ililigtas niya? Malinaw na malinaw po ha. Ano sabi? Yung iba, walang iglesia. Ano sabi rito? 22:16. Pahayag chapter 22 verse 16. May sinabi mismo si Jesus. Kay San Juan. Prophecy po mismo ha, kung ano yung mangyayari daw sa future. Kung naniniwala ka sa Diyos, maniniwala ka sa Biblia, maniniwala ka sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus mismo sa 16. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ang sanita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano sabi? Ipinahayag niya sa lahat ng mga nasa iglesia. Paano mo malalaman ang totoo iglesia? Ang totoo iglesia, ang founder nila si Jesus. Amen. Pag sinabi nila ang founder nila, ang taong ganito, si brother ganito ang founder, si ganito founder, naku, delikado po yun. Ang totoo iglesia, founder mo si Jesus, only Roman Catholic Church ang nagkiklaim na ang founder natin, si Jesus Christ. Tayo daw ang ililigtas. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Don't forget to subscribe and click the bell button para po maging updated kayo at tulong nyo na lang sa video ito. Amen ba? Maraming salamat. God bless us all and see you on next vlog po. Bye po.